Kaki guys! I'm Debbie Santos at nandito ngayon para share sa inyo yung journey ko or na-experience ko sa forehead Botox. Ayan, dalawa kami ng husband ko nagpa-forehead Botox at sobrang na-amaze kami sa resulta as in. Kaya excited ako i-share sa inyo. At ang video na to ay para sa mga nanay na or kakikais ko na mommies at sa mga single dyan na kikay din na or sa mga tao natatakot magpa-enhance, nanghihinayang, nako huwag na kayong matakot, manghinayang invest in yourself talaga. Malaking factor yan sa ating mga babae kapag alam natin inaalagaan yung sarili natin. At ang pag-e-enhance, nako, sobrang normal na lang yan ngayon. Walang masama dyan. Dapat trusted talaga yung mga gagawa sa inyo. At thank you so much! Shout out pala sa The Gluta Lounge. Ayan, i-follow nyo na sila sa Instagram nila at meron silang mga 4 branches na for sure merong malapit sa inyo kasi meron na silang north to south na branch. So, PM nyo lang sila, meron silang free online consultation, maraming sasagot at active na active sila sa social media accounts nila para sa inyo yan guys. So gusto ko lang i-share sa inyo na ano ba yung naging changes sa amin, ano ba yung naramdaman namin after, ano yung mga na-feel namin, days after, ano yung naging effect. So ayan, share ko na sa inyo guys. So yung Botox guys, dati sobrang takot talaga ako dyan. Pero sabi ni Sis Kate, sige try mo sa forehead, nilagyan niya kami ni Heinz. So, tiwala ako, sige, push. Kasi daw talagang ma-enhance daw yung forehead namin. Mawala yung mga wrinkles. Kasi lalo na ako, ang dami ko talaga nung pinaganon niya ako. Tapos, pinaganyan niya ako. Sobrang dami talaga yun. Kasi, syempre, lumalabo na yung mata ko. Lagi ako nakaganyan sa cellphone. Kasi, syempre, online seller ako. So, madalas sa cellphone ako. Kaya, laptop. Nag-edit ng mga videos. Or, sasagot ng mga inquiries. Diba, lagi ako nakaganyan, nakakunot. Hindi na ako minsan aware. So, anong nangyayari? Talagang sobra talaga yan before. Ayun, na-lessen siya kasi magpa-formance na siya pero kasi nakita ko doon sa Google nagla-last din talaga. Depende kasi sabi naman sa amin 3 to 6 months pero syempre depende nga yan sa lahat ng pinapagawa natin na non-surgical. Kikais, expect nyo na hindi yan, iba-iba talaga yan. Okay, effective yan. Yes, 100% effective. Pero yung tagal niyan, since non-surgical siya, iba-iba yan sa na-reaction sa ginagawa natin. Kasi iba-iba rin naman tayo ng lifestyle, activities, diba, sa pinaggagawa. So, depende talaga. But for me, magpo-4 months na yung forehead namin, na forehead Botox namin. Sa husband ko, sobrang ganda pa talaga ng ano niya. Yung forehead niya ako, medyo may konti na. Pero pag gumanyan ako, medyo check natin ha. Ayan, na-lessen siya. Kung makikita nyo, ayang part na yan. Ako, sobra pa yan dating ganyan. Tapos, grabe, sobrang kunot na kunot yan. But ngayon, ayan. Ayan, di ba medyo makinis pa siya. Dati talaga kapag gumanyan ako, grabe talaga. But ngayon, na-lessen na siya. But buti hindi pa naman siya sobrang nawawala pa. Kasi pag nakaganyan ako, tsaka sa personal, sobrang kinis patignan ng face namin. Or ng forehead namin. Nakita nyo ba? Ang laking, tsaka nakakatuwa. Kasi pag nasa labas kami, nasa mall, or hindi ako masyadong nagme-makeup, grabe, sobrang kinang. Parang alam mo yung banat na wala kang wrinkles, banat na banat yung face mo, parang ang kinis-kinis ng face mo. Kaya nasabi mong marami kang imperfection sa mga part na to, pero sa part na to grabe, parang hindi na siya nakahalata kasi nagpo-focus na yung mga tingin sa forehead mo, kaya sobrang talagang kinis, lalo sa husband ko, since makinis yung face na tapos naka-botox pa, ay pak na pa, kaya buti nga, sabi ko nga sa mga dating videos ko, buti na kaming dalawa yung nakaka-experience. Kasi nakikita ko yung effect sa kanya, nakikita ko rin yung effect sa akin, nakikita ko yung difference. So, marami ako ma-share sa inyo, di ba? Kasi pareho, mas sensitive kasi yung reaction sa akin kaysa sa kanya. But sa forehead Botox, wala kaming anything na naramdaman. Siyempre, yung nilagay lang ng yellow before that, pero nung tinutusok-tusok na, maramdaman siya ng konti na parang kagat-gat na lang. Pero ilan lang naman, tapos afternoon, okay na. And na-feel namin after forehead Botox na parang tumaas yung ganito namin, yung parang gumanon yung kilay namin for ilang, di namin na-notice eh, pero parang mga 5 days to 1 week din, lalo na sa husband ko, talagang gumanon, tas parang tumigas, hindi naman tumigas, pero nag-stuck ng ganyan ng konti yung mga mata namin. Parang hindi gumagalaw.
Kaya, pero sa afternoon, wala, okay na ulit na, okay na yung kilay namin, okay na yung kilay niya, tapos walang pamamaga or anything kami naramdaman. Pero may nababasa ako sa iba, sa Google din, na kapag nagpa-forehead Botox kami, namamaga, ganyan. But thank God, wala naman nangyari sa amin, wala na sa husband ko, wala naman, and sa akin din wala. Yun lang, talagang gumanon lang yung mata namin, parang nakaganon lang yung, nakastock lang ng ganyan yung kilay namin. Tapos after, mababa na talaga, naging normal na siya. Tapos parang maiiba muna yung face mo, yung parang dito na, pero parang magiging Chinese ka lang masyado. Kung maliit na yung mata mo, pag gumanon pa, mas liliit pa siya, mas mukha ka ng Chinese, parang ganun yung effect niya. But other than that, wala naman kami ginawa. Tapos hindi rin ako nag-exercise muna after mga Botox na yan. Ganyan, mga parang 2 to 3 days nagpahinga ako. And then, pahinga lang din talaga. Ayan. And then, vitamin C. Kasi syempre may pinasok na something sa face mo. But, huwag kayong mag-ela kasi hindi talaga siya nakakatakot, guys. Okay? Kung magtatanong kayo, magtataka kayo, ilang taon ba pwedeng mag-start mag-Botox? Actually, iba-iba yan. Pero nakita ko sa Google, parang mid to late 20s and early 30s are good for preventive Botox treatment. Talagang, yun. Pas nakita ko rin yung video sa TikTok ni Divine Lee, as early as 20-something siya, talagang nagpapa-Botox na siya. Until meron daw parang buwan na hindi siya nagpa-Botox, parang hindi naman daw agad bumalik. Siguro maintenance din talaga kung gusto niyo talaga, pero ganun talaga, guys, kapag gusto nyong, tas ang ganda ng face niya, banat na banat, pero hindi siya yung kaya nga natatakot ako before, kasi parang feeling ko yung Botox baka tumigas yung, hindi na gumagalaw yung mukha mo, ganyan, pero hindi pala siya ganun. And syempre, iba-iba rin siguro yung ginagamit na gamot, mas na-enhance na compare noon, tsaka ngayon mas mabilis na siyang matunaw, hindi na katulad dati na parang talagang sobrang kita natin, diba yung mga nagpapa-enhance na talagang Botox, alam mo na hindi na gumagalaw talaga yung face, diba? Pero ngayon hindi na talaga siya ganun, iba na, so huwag kayo matatakot. Okay? So, as early as 20 plus na kayo, kung working na kayo, ganyan, and kung gusto nyo talaga ma-enhance yung sarili nyo, may time na kayong pag-ipunan pa. Okay? May time pa kayong mag-ipon at ayan. And ayun, syempre magtatanong kayo, ano ba mangyayari kapag nag-stop na magpa-Botox? Kaya pag hindi na maintain, ganyan, syempre babalik lang din naman yan sa dati. Hindi naman siya yung parang pag bumalik mas worse na sa before. Wala, kung ano lang yung before na forehead mo, yun lang din naman yung babalik din naman siya. Kasi natutunaw lang din naman talaga siya. Okay? Pero syempre, dapat pag magpapaganyan tayo, avoid talaga na magpa-araw, yung mga ganun ba. So, yun lang. So, ayun lang. Yun lang naman yung na-experience ko. And then, after a month, wala na ako anything na ramdaman. Talagang parang nakakatuwa lang kapag nasa mall ako. Tapos, ang maganda yung ilaw. Ang ganda talaga nung forehead mo. Parang banat na banat. Parang nakakabata. Tignan. Kasi nga, syempre, wala kang wrinkles. Walang anything. And hindi siya yung na-expect ko na parang hindi mo na magagalaw. Hindi mo na siya parang takastock na lang siya. Hindi siya. At kapag nakita nyo yung pictures ng pictures din ng husband ko, guys, hindi lang to sa pambabae. Isama nyo na yung boyfriend nyo, partner nyo, asawa nyo. Grabe, kasi talaga, ang laking tulong din talaga at ang ganda ng effect din kapag, alam nyo yan, pareho kayo na inaalagaan yung sarili nyo. So, push na. Kasi ang ganda talaga, po nakita nyo yung mga pictures ng husband ko lately. Kasi nagpa-Jotox na rin siya. Nagpa-forehead Botox, nagpa-facial siya sa The Gluta Lounge. Grabe. Compare sa dating picture niya na dull, and syempre stress din siya before, na ngayon may time din siya sa sarili niya, plus The Gluta Lounge. Grabe. Pack na pack talaga. Fresh na talaga. Ako na nanahiya na parang fresh naman ito, parang ganun. So, ayun. Yun lang. So, huwag kayo matatakot about dyan sa forehead Botox. And syempre, iba na talaga yung before sa ngayon. Kahit ako, promise, kikais, ganyan din naramdaman ko na parang nakakatakot. Pero, hindi siya, wala kang dapat ikatakot. At inquire lang kayo kapag gusto nyo na, pag gusto nyo magpa-enhance, i-PM nyo rin yung The Gluta Lounge. Tanong kayo na, ano po ba dapat na gawin ko sa face ko? Ano po ba yung marirecommend nyo ng mga treatments? Ganyan. At magiging very transparent sila. Itanong nyo lang sa kanila kung ano yung dapat para sa inyo. At yun, kahit isa-isahin nyo, yan, try nyo. Pero try nyo rin yung forehead Botox. And tignan nyo rin yung mga previous videos ko about sa mga pina-enhance ko sa The Gluta Lounge. Tignan nyo lang, punta lang sa channel ko at makikita nyo dyan isa-isa sa mga pinagagawa ko. So, sila lang talaga yan. At sila rin yung pinagkakatiwalaan kong gawin yan.
sa face ko, di ba? Pero syempre, di ba, very critical yan kasi face, but the glute lang tricky mag-ala kasi mapagkakatiwalaan talaga sila. So, ayun lang guys, huwag kayo matakot, mag-try ng mga ganyan, i-enhance sa sarili nyo, invest talaga kayo sa sarili nyo. Okay, that's it for today's video. Kung may tanong pa kayo, comment nyo lang, and ayun! Comment down below lang kung may katanungan kayo at ano yung naramdaman nyo nagpa-forehead botox kayo pa at ma-share din natin sa iba. So, ayun lang guys. Thank you so much guys for watching and God bless.